Hi there mga boss, ito naman tayo, pag-usapan uli natin yung crankshaft balancing nitong naka-offset na crankpin. So yun nga mga boss, may nag-comment sa atin sa nakaraan nating video regarding sa crankshaft balancing ng Sniper MX-135. And tanong niya mga boss is, ito. So ayun na nga mga boss, ginawan ko na lang ng video kasi para mas siguro mas malinaw, and I will try my best mga boss para mas malinaw yung explanation ko. And sa tanong kasi niya mga boss is maganda yung tanong niya, paano i-balance pag naka-offset yung crank pin, magbabawas ba or magpapabigat? Depende na yun mga boss kung anong gusto nyo, momentum, tas ang tawag dun, gusto nyo yung karakteristik ng motor nyo. Ito kasi yun mga boss, explain ko sa inyo. Magbawas man or magpapabigat niya. Dito mga boss, pag nagbalas tayo, ayan. Pag dito tayo nagbawas ng bigat, ibig sabihin doon yung weights ng crankshaft all in all ito, pag tinimbang nyo to, yun din yung timbang niya sa stock pag dito kayo magbawas. And again mga boss, isang explanation sa pag nagbigat, hindi tayo magpapabigat dito mga boss kasi lalo lang yung lalalay yung bigat dito pag nagpapabigat tayo dito, lalo na kung naka-offset. Hindi yun, wrong doing yun. So ayun, pag nagpabigat kayo mga boss, kunwari for example, naka 50 grams kayo ng isis ng pinabit nyong pesa, lahat ng pesa dito sa ditong banda, piston sa crankshaft, sa Conrad das crankpin, lalo na pag naka-offset. Kung gusto kayong mag-weights mga boss, pwede din yun. Diba sa nakaraan nating video is dito tayo nagbawas ng for example lang 50 grams ang binawas natin dito kasi naka 50 grams na exist tong kunwari kinabitan natin ng ibang brand, tas mabigat, tas malaking piston kayo kunwari. Pwede din tayong pwede din natin gawin na inyong gawin na ito kayo magpapabigat, hindi dito. Pag nagpabigat kayo ng 50 grams dito yun, para makompensate yung bigat dito, tas kaya nga sobra dito ng 50 grams, magpapabigat tayo dito ng 50 grams ulit kung gusto nyo mag-weights. Ayun, and all in all mga boss, itong crankshaft pag nagpapabigat tayo dito ng 50 grams kasi bumigat nga dito ang banda, magpapabigat tayo dito pag tinimbang natin tong lahat ng crankshaft pati piston, lahat na itong hawak ko kunwari dito, ito bibigat pa ng ang ating crankshaft ng 100 grams. Isa yun mga boss yung technique sa gusto nyong momentum ng crankshaft pag nagpapabigat tayo dito kasi bibigat yung crankshaft natin ng 100 grams. Mabuti na rin yun, lalo na sa mga daily driven na mga motor na naka-load yun. So ayun na nga, sa tanong niya, ulitin ko, pag naka-offset yung pin, kung dito tayo magbabawas, kung mara lighten tayo yung crankshaft lang ng stock, yung gustong bigat lang natin, yung gustong kukunin pas naka-offset tayo ng 3mm kunwari ito, dito tayo magbawas mga boss sa ito yung sentro ng crankpin, dapat dito yung butas pag naka-stock lang na crankpin. Pero pag naka-offset na, i-move nyo lang palabas yung butas. Depende na kung anong bigat ng kinuha niya. Basta
kung ito yung ano, ito yung sentro, kita naman di ba may dot. Move lang kaya maabot ng 3mm. Okay na 'yun. And so ayun na nga. Pero kung gusto niyo mga boss mas ibang paraan ng pagbabalance is magdagdag lang kayo dito mga boss. Kunwari, sabi ko kanina 50 grams. Magdagdag kayo dito ng 50 grams. Dito. Banda. Ayun. Masa dito ang banda. Sa opposite na crank pin. Ayun. Basta sigurado lang kayo mga boss pag nagdagdag kayo eksaktong hindi man masyadong eksakto basta lang medyo malapit sa 50 grams okay na yun kay 3 grams yung kulang or 3 grams yung nadagdag mas okay na yun kaysa sa hindi na balance talaga. So ayun na nga mga boss, sa tanong niya kung naka-opposite bang pin magbabawas ba or magdadagdag. Kung magdadagdag kayo mga boss, sagot ko sa tanong niya, sa comment niya, dito kayo magdagdag boss, mga boss. Sabi ko kanina, dito kayo magdagdag ng weight, kunwari 50 grams, dito kayo magdagdag. Gamit lang kayo ng tingga mga boss, mas mabigat yun sa metal, sa material nito. Basta lang, sigurado kayo na pag naglagay kayo ng tingga dito, siguradong talagang malapit sa timbang niya 50 grams kunwari. Pero pag dito kayo nagbawas mga boss, sobrang easy lang yan kasi pag nagbawas na kayo dito, kinatin nyo itatapon yung ano, yung kinain ng drill, ititimbang natin kaya mas easy siyang gawin na balancing kasi dito tayo ang boss kaysa nang nagbigat tayo dito kasi mahirap i-target yun kasi kailangan natin ng tingga or abang material na mas mabigat nitong crankshaft na material niya. So ayun na nga, mas easy pag dito tayo nagbawas. Ulitin ko, dito tayo magbabawas. Hindi tayo magdadagdag dito kasi lalong bibigat itong banda dito ng crank pag nagpabigat tayo. Hindi porket naka-offset tayo na pin, bibigatan na natin 'to. Hindi. Hindi pwede 'yun, lalong lalala yung bigat ng crank. Ditong bandang crank dito sa may content. Ayun. So ayun na nga, sana na ipabahagi ko sa inyo yung knowledge ko nitong pagbabalance nito. Salamat mga boss, sana makatulong yun. Ilalagay ko mga boss sa description yung link siguro, o hindi ko man malagay siguro, basta maghalublog lang kayo mga boss sa mga video ko sa channel ko, nandun yun. And sa mga meron akong mga na-upload mga boss na hindi ko hindi ako nagsasalita kasi beginners lang tayo nandito sa YouTube ng tutorial. So and sa mga may tanong pa dyan regarding sa balancing, actually mga boss meron pang iba-ibang technique, ipapakita ko sa inyo ilang tutorial sa mga Kriponzi, ayun, meron ako dun. Dito ako nag-wait. Basta i-explain ko na lang sa susunod ng video siguro. Sa update lang kayo mga boss. And sa pag-subscribe nyo. And thank you sa pag-subscribe nyo mga boss. And hangad ko mga boss ang makatulong sa kapwa kong mga sidewalk mechanics na o mga riders natin dyan. Lalo na sa mga malaking mga katanungan dyan na regarding ng crankshaft balancing. Isa din ako sa naghalughog ng YouTube noon kung paano magbalance, kaya lang hindi talaga masagot kasi hindi nila naintindihan ko naman kung bakit nila
hindi halos i-explain and yung technique, kasi hindi sila gusto niya makopy yung mga technique nila. O, okay din yun, okay din, walang problema dun. And sa akin lang mga bosses, gusto ko makatulong talaga, kasi noon share ko lang konti, hindi ko talaga pinagsasabi kung anong technique ko. Kahit na yung mga customer ko nang binalance ko tapos nag-load ako ng ano, piston, hindi ko talaga sinasabi kahit sa customer ko. Kasi gusto kong akin lang yung knowledge. Pero na-realize ko mga boss, selfishness yun. And yun naman, gusto ko mag-share sa inyo mga boss, gusto ko makatulong. And kung gusto din ninyo mga boss na makatulong sa iba, share na lang mga boss itong video na to, or sa mga video ko, nakaraan mga video ko. By the way mga boss, sa susunod kong mga video siguro, pag nakarating na yung in-order ko na pulling oil cooler radiator, paano magkabit, magagawa ko ng tutorial yun mga boss, na siguro malaking tulong yun sa katulad kong mga rider, even sa mga dili driven lang, kahit stuck lang, malaking tulong yun mga boss paano magkabit. I will do my best mga boss para mas maintindihan, and tas oo nga, i-reveal ko yung pinaka list na detail, pinaka maikling detalye para parang magkabit sa radiator, oil cooling, sa oil lang, sa mga XRM, even sa mga smash, or basta mga explain ko na lang mga boss pag nakagawa na akong mga video. And salamat mga boss sa panonood, and God bless mga boss, hanggang dito na lang, salamat.